channel natin. Ayan, ituturo ko ngayon kung paano magtono ng gitara. Ayan, actual. Tinga sa tinga. Ayan. Ayan guys, huwag nyo palang kalimutan na mag-subscribe, like, and share na rin, comment ang channel ko para para updated kayo sa mga vlog ko. Marami akong iba vlog ko na ito. Ayan. Isang tips lang sa mga gitarista. Kailangan kung marunong ka magtono sa guitar tuna sa cellphone natin, kailangan marunong din tayo magtono sa actual, sa pandinig. Yan, medyo nakakalito pero sa umpisa lang mangyayari 'yon. Pero pag nasanay ka na magtono sa actual, sa pandinig lang, masasanay ka na. Yan, tips ko lang 'yan kasi bakit kailangan matuto tayo ng pagtutono ng gitara sa actual? Kasi example, pag nakalimutan natin yung cellphone natin, gaya ko dati, nakakalimutan ko yung cellphone ko sa bahay. Hindi ako atat na magtono, magpatono kasi marunong akong kahit na makalimutan ko yung cellphone ko na nakasave dun yung guitar tuna. Marunong ako magtono sa actual. Hindi ako naghahanap ng taga-tono ko. Ako na mismo yung nagtotono ng gitara sa church. Yan. Yan, isang tips 'yon para kailangan marunong ka magtono sa guitar tuna, marunong ka rin sa actual. 'Yon. Pangalawa pang example, tips. Example, nasira yung cellphone mo sa araw ng tugtugan. Kahit na sira yung cellphone mo, pwede kang magtono. Pwede kang magtono ng actual, 'di ba? Kailangan marunong ka talaga para maging ganda. Example, nahulog yung cellphone mo, etc. Kailangan talaga, payo ko sa mga gitarista natin. Tsaka yung mga nag-uumpisa, kailangan marunong tayo una, hindi lang sa pagtutono sa guitar tuna sa cellphone, kundi sa actual talaga marunong tayo talaga. Wisdom talaga to, guys. Kailangan marunong tayo. Marunong tayo magtono ng actual. Sa tenga-tenga lang, sa pandinig. Sa umpisa, sa mga nag-uumpisa ng tutono, nakakalito, pero pag sa katagalan, sa paulit-ulit mong pagtutono, matututo ka na. Yan. Masasanay ka na. Hanggang dun sa pagkatapos ng isang kantang tugtugan mo, pwede mo kahit ilang minutong itono mo, pwede mong itono. Kasi marunong ka nga. Ayan guys. Mag-umpisa na tayo sa pagtutono natin ng gitara. Ayan guys. Ito na yung gitarang tutono natin. Ayan. Tignan nyo naman. Wala nang pangit. Wala sa tono, diba? Tuturo ko ngayon yung kung paano siya itono ngayon. Actual. Sa tinga lang yung gagamitin natin. Pandinig lang ang gagamitin natin para itono natin yung gitara natin. Yan. Magbibilang tayo hanggang 5 fret. Ayan. Una, 1. First fret. First of all, first fret. Second fret. And third fret. Fourth fret. And 5 fret. Ayan. Bakit ako huminto sa 5 fret? Kasi dito tayo magtotono. Ayan. Ngayon, pag nagtono tayo dito sa 5 fret, ito, 6. Dito sa 6, dapat, kailangan, diinin natin yung number 6. Kailangan pag nagtono tayo, magkatunog sila. Ayan. Dapat ganito. Ayan. Tignan nyo yung kamay ko. Ayan. Ganun magtono. Ayan. Napansin ninyo, hindi magkapareho. Ang gagawin natin, ayan, mababa siya. Gawin natin, ikot natin dito ng paganon, pahigpit. Kasi pag mataas yung tono, paganyan ibaba natin. Ganito ang pababa. Pag pataas, yan, kailangan itaas natin ng ganyan. Yan. Ganyan natin. O, konti pa. Ayon. Kailangan pag nagtono kayo, magkatunog, guys. Ayan.
pindutin nyo lang yung dito sa 6 string dito sa 5 fret. Ayan, ayun, dito. Dito lang, ayan. O ayan, magkatunog na sila. Pag magkatunog na sila, dito naman, dito sa 5 fret. Ganun pa rin. O napasinin ninyo, mababa, di ba? Ang gagawin natin, ikot natin dito, 5 fret. 5 fret yung 5 fret natin, pa ganun. Ayan, ipitin natin dito. Ayan, ipitin natin. O, kontroy pa. Taba natin. Ayan guys, nakatunog na siya. Kaya magkatunog na sila. Pagkatapos, dito sa 4th fret, pindutin natin. Ganun pa rin siya. Ayan, tignan nyo, mababa pa rin. No? Mababa. Gagawin natin, dito, pag nasa ilalim, ganyan yung 5 fret, pa ganyan. Pag paluwang, pa ganun. 5 fret, pa ganun. Pindutin natin, tignan natin. Konti pa. Ayan. Ayan guys, magkatunog lang sila, di ba? Ganyan lang. Pagkatapos nun, dito sa third string, mag-iiba tayo ng posisyon kasi medyo manipis to eh. Ito kasi makapal ang string nito. Ito manipis na to eh. Kaya dito tayo sa 4th fret tayo. Dito sa 3rd string. Pindutin natin, yun diba dito? Nung nasa 4th fret tayo dito. Ngayon, dito tayo. Yan. Dito sa 3rd string, dapat pindutin natin dito sa 4th fret. Ayan, dito sa 4th fret. Ito, 1st, 2nd, 3rd, 4th. Pagkatapos, ganun pa rin. Ayan. Ganun pa rin yung gagawin natin. Pababa. Ayan, mababa, di ba? Ang gagawin natin, 5 fret. Ayan, 5 fret, ganun. Ayan, tingnan natin. Ayun. Konti pa. Ay. Sobra. Ayan. Magkatunog na sila. Ganun pa rin siya. Dapat magkatunog sila, guys. Pagkatapos niyan, tono na siya. Dito sa second string, balik tayo sa 5 fret. Ayan. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Yan, dito tayo magtutono ulit. Pababa ulit. Oh, mababa siya, di ba? Ang gagawin natin, igpitan natin. Yan, tignan natin. Kunti pa. Ayon. Ayan, magkatunog na sila. Ayan. Oh, ngayon, subukan nating tignan natin kung nakatono na talaga siya. Actual. Manumano. Tignan natin. Gamitin natin yung chords na G. Ayan. O, oh, diba nakatono na guys? C9. Nakatono na guys. E minor. G flat. O, oh, nakatono na. Nakatono na. Sana nakatulong sa inyo guys to. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Like, comment na din at share yung para matuto, maganda malaman nung iba. Ayan, ngayon, marunong na kayong magtono. Ganun lang magtono, dito lang. Maraming salamat sa inyo at God bless you.